Para sa mga hindi pa nakakapag-claim ng free play token from WeMix, pinost to ni Nightcrows, click nyo lang nasa comment section or nasa description mga boss. Sayang kasi yan, libre naman yan and magagamit natin yan soon sa mga play to earn game. So hanggang September 4 or 5 pa naman to. So click nyo lang yung nasa link para makuha nyo yung libre nyong play token. May nagtatanong ko anong dapat unahing skill tsaka weapon proficiency sa Knight. So ang kailangan mong skill na priority dyan boss is yung Binding Shackle. So nung nag-shift ako from General papuntang Knight, walang masyadong problema. Hindi ako dumaan sa class change, talagang nag-second job lang ako. Ang pinaka-priority mo dyan and pinaka-role mo kasi as Knight boss is mahatak yung kalaban. Ngayon pag ni-level 3 mo to, malaki yung difference niya compare sa level 1. So tingnan nyo to ha. Decrease stats with increased range and chance. So nataas yung chance nung tsaka nataas yung range mo pag level 3. Ngayon pag level 1 boss, ano lang, full state lang. Nahihila mo lang siya with a certain chance. So iba talaga yung difference ng 3 sa level 1. So kailangan mo kaagad i-level 3 yan. Tapos kailangan mo ring isagad yung proficiency mo diyan. Ano yung proficiency na kailangan mong ilagay diyan? Eto boss. Sa Binding Shackles may dalawang option ka. Dalawang best option para diyan. Pwedeng increase in ability by 1 second, ibig sabihin may stun siya ng another 1 second. Or decrease cooldown by 2 seconds. Ngayon, ano ang dapat mong piliin dyan? If sobrang taas ng accuracy mo and sigurado ka natatama, pwede ka nang dito na lang. Bakit? Para every time na makaka-hook ka, every 10 seconds, tulog yung kalaban mo na na-hook ng 2 seconds. So mas matagal siyang, mas mabilis siyang mapapatay and mas mataas yung chance ang mapatay siya. Ngayon, kung medyo mababa yung accuracy mo, hindi ka confident sa accuracy mo na makaka-hook ka, dito ka. Kasi bababa yung cooldown dito. So ibig sabihin more chances of winning ka dito boss. So hook ka lang ng hook every 8 seconds. Chambahan mo lang. And since increased chance naman yan tsaka range, so mas mapapakinabangan mo to. Ano pa yung mga kailangan mo lagyan sa proficiency? Depende sa kalaban mo. Ngayon pag puro general yan boss, ang pinakamaganda dyan is stun resistance. Kunyari, majority ng kalaban mo is general. Kailangan ang lagyan mo dyan is stun resistance. Ngayon, kung nakikita mo na lagi kang nauhook, pwedeng ang lagyan mo dyan is... nasa na yun? Teka lang ha. Eto, pull resistance pala. Sorry. Kung lagi ka nauhook, pwede ka dito sa pull resistance. Yan lang dalawa nakikita ko na talagang kailangan mo lagyan dito sa rapid growth. Ngayon, kung hindi ka naman talaga nauhook, dito ka na lang. At least kukunat ka lalo dito. Yun ang mga kailangan mo i-consider dyan ha. Ngayon, kailangan mo ba lagyan yung quick counter? Hindi naman boss. Ang technique lang naman sa quick counter, padamihin mo yung na-atake sa'yo. So parang nasa golem ka dapat, ganun doon ka nagpa-farm. Para ma-activate lagi yung quick counter. So Binding Shackles talaga. And eto, sobrang importante rin to na magkaroon ka ng increased na death 3 para sa buff na to. Magkakaroon din kasi yung mga kampi mo dito. Another party member for 2 minutes. So malaking bagay to sa kanila. Kaya kunin nyo yan. So yun, pag-usapan natin yung weapon nito soon. Kung ano yung dapat na armor nito. For example, ito. Bihira yung nagaganto, Alcantara sa Knight. So ako, Alcantara ako dito. I-explain ko yan dyan soon. Pero sa ngayon, yun lang muna. Thank you so much sa mga nanonood and see you sa next na video.